Hi, hello. Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming here today sa ating session ng personal growth, no? Ako nga pala si Mary Grace Stein at isa ako sa mga certified life coach din sa John Maxwell, and ang aming tinuturo ay ang personal development and leadership. At ang topic natin today is about sa intention. Ano ba ang ating intention sa ating life, no? So isa sa mga importante, pinaka-importante sa ating pag-grow. Sabi nga ni John Maxwell, every day we should grow kahit one step, no? Kasi pag hindi daw tayo nag-grow, ibig sabihin hindi tayo nagsasuccess. So success is not a destination, it's a process, no? Every day na may nagagawa tayo na pagbabago, mas magiging mas okay tayo kaysa kahapon, ibig sabihin tayo ay nag-grow. So pag tayo ay nag-grow, ibig sabihin tayo ay nagsasuccess. Pero kung tayo ay paurong or same pa rin as kahapon, ibig sabihin hindi tayo nag-grow, hindi rin tayo nagsasuccess. So itong ang tawag nga ni John Maxwell dito, ito daw yung law of intentionality. So dapat lahat ng gagawin natin ay intentional. Hindi yung nagawa lang natin kasi nagkataon. Hindi yung nagawa natin dahil pinilit lang tayo. So pag intentional, talagang tayo mismo yung may gusto. Intention natin. Talagang yan ang gusto natin gawin at gagawin natin kahit hindi natin gusto minsan. May time na intentional yung pag-exercise. Minsan, ayaw naman talaga natin mag-exercise. Tinatamad tayo. Pero gusto natin magkaroon ng good result. Gusto natin maisuot yung dati nating pantalon o yung dati nating dress na hindi natin nasusuot. Dahil lumaki tayo, gusto natin maisuot. Kaya, intentional yung ating pag-exercise. Okay? So, sabi nga ni John Maxwell, ang growth daw, yung pagbabago, yung ating success, ay hindi yan nangyayari nang basta na lang, no? So those growth doesn't just happen. Hindi siya nangyayari. So hindi daw ito natural. Kasi yan, nag-grow yan kasi natural na magaling kasi talaga yan. Hindi daw pala ganun, no? Kahit anong, lahat tayo merong potential na binigay sa atin si God, no? Lahat tayo may unlimited potential. Pero pag hindi natin yan isi-switch on, hindi yan aandar, no? Dapat tayo mag-switch on yan. Talagang gagawin natin. Kung hindi natin yan gagawin, lalagyan ng gasolina, hindi natin isi-switch yung sasakyan, hindi yan mag-aandar, di ba? So, ano daw iba yung mga nakaka-stop sa atin? Bakit marami ang hindi nag-grow? Gusto ko nang umasenso, gusto kong maging magaling, gusto kong ganito ang mangyari, magkaroon ng improvement, pero bakit hindi nag-i-improve? So, kasi unang-una, iniisip natin, ay, pag tumanda, matututo na lang yan, no? Pag matagal na, matututo na lang yan. Pag matagal ka na sa ginagawa mo, mag-i-improve ka na lang. Hindi pala, no? Sabi nga, ang isa sa mga example ko, especially yung mga nagne-networking, no? So yung mga nagtatrabaho online, especially ngayong pandemic, sinasabi nila, pag hindi ka dyan tumigil, matagal kang nandyan, aasenso ka na lang dyan. Hindi pala totoo, no? So hindi siya automatic. So pangalawa, karamihan daw hindi nag-grow dahil sabi daw nila, ay hindi kasi ako marunong, wala kasi akong alam. Hindi ko kasi alam 'yan, no? Madali lang naman pala, no? Kung hindi mo alam, dapat malaman mo, alamin mo, no? So isa 'yon, yung hindi ko alam. So yung susunod na mga sinasabi ng mga tao ay hindi pa kasi timing, hindi pa right time. O bakit hindi ka nag-grow? Kasi hindi pa right time. Ano, maghahantay pa ako ng good timing. Wala pa lang tinatawag na good timing. Timing is right now, no? Kung ano man yung gusto mong mag-success, ayaw or gusto mong magkaroon ng magandang relationship. So kailan ka magbabago? Kailan mo aayusin? Today. Now. Ngayon na, no? So any step na magagawa mo, kahit maliit na step, dapat maumpisahan mo ngayon. Gusto mong maging healthy? Kailan ka mag-uumpisa? Ah, mag-umpisa ako next year, mga 2023. No. Mag-umpisa ka na ngayon, no? Umpisahan mo na kung ano ang kaya mong gawin. Small step is okay. Ah, gusto kong magkaroon ng magandang relationship. Ayusin mo na ngayon. Huwag mong antayin na bukas or saka na lang or baka sa susunod na linggo. No, ngayon mo na yan aayusin. Kasi pag hindi, sabi nga sa Japan, kondo, next time,
And obake, ang obake, ibig sabihin yung monster, hindi daw dumarating. Ibig sabihin, wala naman dumarating na monster. Wala talagang monster. So, pag sinabi mong later, manana, yung manana, hindi mo alam kailang manana yan darating. Baka wala naman talagang manana, no? So, manana habit. So, yung sunod, maghahanap ako ng best way, no? Hindi pa ito yung best way kasi ngayon medyo mahirap pa ang panahon. May pandemic pa kasi. Hindi pa itong best time, no? So, wala daw ganon. Now is the best time. Mag-start. Ngayon na, no? So, hinahanap mo pa yung pag magaling na ako, saka na ako mag-uumpisa, no? Pagka natutunan ko na, saka na ako mag-uumpisa. No, you start now para matuto ng maaga, no? So, ang sunod na sinasabi natin ay wala kasing inspiration. Ninaantay ko ang aking inspirasyon. So, bakit hindi ka masaya? Kasi wala akong inspiration. Bakit hindi ka nagsasucess? Kasi wala akong inspiration. Wala palang inspiration. Ang inspiration ay ikaw, yung sarili mo. So, ikaw ang mag-i-inspire sa sarili mo kasi baka yung nag-i-inspire sa'yo, minsan hindi yan available, di ba? Yung kaibigan ko kasi dati ini-inspire ako, ngayon hindi na. Eh, syempre yung kaibigan mo busy din yan. May ini-inspire niya rin yung sarili niya. So, wala siyang time para sa'yo. So, ang may time lang para sa'yo ay ikaw din lang. Yung asawa ko kasi hindi na ako ini-inspire. No. Walang time ang asawa mo mag-inspire sa'yo. Ikaw ang mag-inspire sa sarili mo. No? Then, comparison gap. Lagi tayo nagko-compare. Ay, kasi mas magaling yung kaibigan ko. Ay, nauna kasi yung kaibigan ko. Lagi na lang may, ano, kasi yung si ganito, kino-compare mo, no? Don't compare. Compare yourself to yourself yesterday, no? So, kino-compare mo, ay, doon ang gusto ko kasi malaki doon ang kikitain ko, ito ang gagawin ko kasi ganito siya, at saka mas okay kasi yun doon. Always comparing. You have to start something and compare yourself. Mas magaling ba ako ngayon kaysa kahapon? Mas okay ba ang buhay ko ngayon kaysa kahapon? Mas maganda ba ang sitwasyon ko ngayon kaysa kahapon? So pag hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon kaysa kahapon, ibig sabihin may ginagawa kang mali or may nakalimutan ka. Kung ang sitwasyon mo ngayon ay mas okay kaysa kahapon, ibig sabihin ikaw ay nag-grow, nagsasucess ka. Pero kung iniisip mo na ko ang bulsa ko ngayon, mahina, walang laman, mabuti pa kahapon or last year meron, ibig sabihin hindi ka nag-grow. Kung nakikita mo na yung level ng expertise mo, ng skills mo, hindi tumataas, mas magaling ka pa noon, ibig sabihin may problem. So you have to be aware. Ano ba yung pagkukulang? Ano ba yung hindi mo nagagawa na nagagawa mo noon? O baka kailangan mong baguhin ang iyong strategy, no? Then ang karamihan ay akala ko kasi madali lang ito, mahirap pala, no? So yung pag-aakala, marami daw nagkakamali sa akala, no? So hindi madali ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundo, kung gusto mong mag-success, dapat mag-grow ka, no? Kasi kung gusto mo ng magandang buhay, sabihin natin, ah, mabuti pa yung kaibigan ko, ang ganda-ganda ng buhay niya, masagana, nakakapasyal siya. Kung gusto mo rin na magawa yun, dapat dagdagan mo ang iyong potential. Dagdagan mo ang iyong abilidad. Dagdagan mo, ayusin ang iyong strategy. Kasi without changing, walang nababago. Walang mababago, no? So, tumatanda tayo. Yung oras, ay saka na lang next year. So, next year, ilan na ang edad, no? Ako next year, this year, 49, no? Next year, 50 na ako. 50 years old na. Kung hindi ako gagawa ng paraan ngayon, 50 ako, wala akong alam. At tumanda na ako, hindi na ako pwedeng bumalik magtrabaho sa club, no? So, maraming mga bagay na mawawala sa atin o nababawasan ang ating lakas. Nagkakaroon tayo ng maraming wrinkles, nagkakaroon tayo ng mga uban, no? Ako din, actually, nagkakaroon din ako ng uban. Pero kung hindi ko kukulayan ang aking hair, marami na akong uban, mukhang na ako matanda. Kung hindi ko asikasuin ang aking skin, hindi ako gagamit ng magandang mga supplement, hindi gaganda ang katawan ko. Diba? Magmumukha akong, ay, 49 na talaga or 50 na yan. O baka mas matanda pa sa 50, no? But because I start early, kung nung nalaman ko, natutunan ko, ginawa ko agad, I take action right away. At walang nag-i-stop sa akin kahit mga distraction. May distraction dumarating. Every time may problem tayo, ang problem, katambal niyan ay success, no? Kung nakatutok ka sa problem, ang makukuha mo, puro lang problem. But you have to tackle, no? Experience the problem and solve the problem, dun ka palang magkakaroon ng success. Natutunan ko yan. Ang problem hindi naman pwedeng iwanan, no?
Kasi problem you have to solve. Kaya tinawag na problem is you solve the problem and you provide a solution. So kung wala kang solution, you have to find a solution. Be with the people na marunong mag-solve ng problem, no? So be the right people, kasi kung ang tao na sinasabihan mo ng problem mo, may problem din. Pareha na kayo, dalawa na ang problem nyo. Imbis na ang problem mo, yung problem mo lang, naging problema mo pa yung problema ng kausap mo, no? Naging dalawa na. Nung ako nag-work dito sa Japan, ang work namin ay ang entertaining the Japanese businessman. So yung businessman kaya pumupunta sa mga bar kasi gusto nila na mailabas yung kanilang problem, no? May mga problem sila, may mga stress sila. So yung nakikinig ng stress, ako nakikinig ako ng stress nila, pati ako nai-stress. Kaya ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa mga bar ay malaki. Bakit? Kasi yung stress ng customer binibigay sa'yo. Pati ikaw, hindi ka na rin nakatulog dahil nai-stress ka dun sa kinento ng kausap mo, no? So that's, yun yung kapalit, kaya mahal ang sweldo kasi maraming stress. So yun din, kung ang kausap natin ay puro din stress, nadadagdagan yung ating stress. But kung ang kausap natin marunong mag-solve ng ating stress, mawawala ang ating stress, no? So go with the people na marunong magturo sa atin, marunong mag-solve, may mga idea how to solve the stress. Okay, so sabi, ito is intentional, no? Para maraming mga tao, I'm waiting for the luck, no? Nagaantay ako na maging lucky. Nantay ko ang aking luck, sabi ng isa kong friend. Sabi ko, anong gagawin mo? Sabi niya, hinahantay ko pa yung aking luck kung kailan darating ang aking swerte sa buhay. So ang swerte pala, hindi yan dumarating, no? Pero meron siyang formula. So ano ang formula ng anong tawag dito, ng luck? May formula para maging lucky. Wala pa lang, mabuti pa si Grace lucky, no? Mabuti pa si Grace lucky. Mabuti pa si Juan lucky. Hindi pala ganoon, no? Ang lucky pala dumarating dun sa tao na alam niya kung ano ang formula ng luck. So ito. This is the formula. Unang-una, preparation for growth. Dapat naka-prepared ka na mag-grow ka muna. Kasi pag hindi ka nag-grow, dumating yung blessing, hindi mo makukuha kasi hindi ka qualified na mag-accept, no? So preparation for growth. So every day magpe-prepare ka, mag-aaral ka na mag-grow ka, babaguhin mo yung sarili mo, ipapolish mo, no? Pakikinangin mo yung sarili mo. Hindi yung, tumanda na kasi ganito na. No, kahit matanda, pwede pa rin na kumikinang-kinang, di ba? So, preparation for growth. Plus, dapat you have the right attitude, no? So, right attitude. Kasi, yung attitude na alam ko na yan. Ayokong makinig dyan. Alam ko na yan. Yung sinasabing palaging alam niya na yan, ibig sabihin karamihan doon hindi niya alam, no? Kasi kung alam niya, so siguro nag-grow na siya o nag-success na siya. So, really, unlearning, kalimutan yung natutunan noon na nakapag-serve sa'yo noon pero hindi na nakakapag-serve sa'yo ngayon, no? So isa yan, yung nagsiserve sa'yo dati hindi na nakakapag-serve sa'yo, so baka you need to let go, iwanan mo na yung dati mong natutunan na ngayon ay hindi naman na nakakatulong sa'yo, no? Kasi gumagalaw, no? Technology, gumagalaw. So, nagbabago. Ang dating fashion noon, ako nga, ang dami kong damit noon na mamahalin, hindi ko na naman masuot na ngayon kasi parang old fashion na pala yon. Pero noon, siya yung fashion. So, I let go. No? Itatapon mo na yung mga hindi na papakinabangan. So, relearning, matuto. Aralin yung panibago na style, no? Kung dati minamano-mano mo, sa mano-mano, baka hindi mo maaabutan agad, malilate ka. So, kailangan mo ng fastest technology, no? So, sabihin mo, ayoko na, ayokong mag-zoom, ayoko ng social media. Pag ganun, mahuhuli ka palagi, hindi ka makakasabay. So, ang growth is mabagal, no? So, ngayon, ang technology. So, we have to relearn, no? Relearn. So, attitude. You have to have a right attitude. Then, opportunity. So, pag dumating ang opportunity, dapat you know how to look at opportunity. Hindi lahat ng dumarating ay okay, no? Of course, lahat yan opportunity, dumating opportunity, but not everything are good opportunity, no? So, pag dumating ang opportunity, dapat ready ka.
Ah, dumating ka, so walang-wala kasi ako noon, hindi ko nakuha, no? May inoffer sa iyo. For example, inoferan ka ng isang lupa na naghahanap ka ng titirahan mo, no? Or magandang opportunity, magandang chance na yung lupa na yun baka mag-grow, no? Inoffer sa iyo. Halimbawa, ang may-ari talagang need lang ng money. Inoffer sa iyo na napakababang halaga. Wala kang pambili. So, makukuha mo kaya? Syempre hindi. Tapos later on sasabihin mo, ay naku, sayang. Sana binili ko na yan murang-mura. Ngayon biglang tumaas, no? Ay sayang, sana nag-join na ako dyan. Kunti lang naman pala ang gagastusin ko, pangkapi lang naman pala yon. Eh kung nag-join na sana ako, ngayon sana nagsasuccess na ako. Ay kung kinontinyo ko yan, siguro ngayon nasa next level na rin ako, no? So pag dumating yung opportunity, take it, look at it carefully. Tingnan natin ng maayos. Kung hindi tayo marunong tumingin, find someone na may marunong tumingin doon sa opportunity na yon. So nakikita nyo yung mga mayaman, kumukuha sila ng advisor nila. Pag may dumating na opportunity, hindi nila makita kung tama ba tong opportunity na to, hindi ba to tama. Ang gagawin nila, mag-hire sila ng expert. Titingnan nila, magtatanong sila, etong opportunity na to, tinitingnan ko. Hindi ko ma-sure kung okay ba talaga tong opportunity na to. Pakitingnan mo nga. Then, i-analyze ng expert. Sabihin ng expert, ah, sa tingin ko mag-grow ito in few years, kaya okay, kunin mo to. Okay, so kukunin ko to. So, opportunity comes, dapat you know kung aling opportunity yan. Kasi usually, ang kumikinang-kinang sa umpisa, minsan hindi talaga yan totoong goal, no? So, dapat you know how to look. Marunong kang kumilatis. Pag hindi ka marunong, dapat meron kang tao na tutulong sa'yo paano kilatisin yung opportunity na yan. No? Kasi kung ang tatanungin mo, yung tao na same din lang ang level ninyo, baka hindi rin yan marunong kumilatis sa opportunity. Okay? So, opportunity. Then, plus, action, doing something about it. Ito na yung action. Gusto ko sanang mag-action. Ang problem, wala akong pang start. Wala akong pera. Gusto ko sana mag-action kasi wala akong time. Maglalaba kasi ako, maglilinis kasi ako, magluluto kasi ako, no? So, gusto ko na sanang mag-action kasi na-stress ako. Ito kasing asawa ko, ito kasing boyfriend ko, ito kasing girlfriend ko. So, pagdating ng action, you have to do something about it. Pag nalaman mo na yan ay opportunity na pala. So, sabihin natin, ay hindi kasi ako sanay sa mga ganyang opportunity. Dapat you have to change your attitude. No, yung attitude mo dapat nag-grow. You have a different strategy. Kasi pag hindi, ang attitude mo, yun pa rin attitude mo dati na nakapagdala sa'yo where you are right now, nandyan ka pa rin. Hindi ka pa makaka-move forward. Kasi yung attitude mo is pang attitude nung ganyan na sitwasyon na level. Kung gusto mo ng higher level, you need to move to another level of attitude then. Then, saka pa lang pala, magkakaroon ng lucky sa buhay. No? So, unang-una, preparation for growth plus right attitude plus looking and seeing the opportunity plus doing action and doing something about it. No? Then, equals luck. So, yun pala ang luck in life. No? Then, sa pagta-transition natin, gusto nating lumipat. Itong sitwasyon natin ngayon, medyo hindi natin gano'ng gusto. Medyo mahirap ang sitwasyon. Medyo hindi komportable ang buhay, no? Of course, ang success, hindi naman talaga komportable yan sa umpisa, no? Once nag-success ka na, magiging komportable na ang buhay mo. But in transition, pagpapunta ka pa lang sa success, hindi yan komportable. May dadaanan kang lubak bago ka makapunta sa maganda. Diba? Kung nakikita nyo ang eroplano, bago yan pupunta sa ere, bago yan lilipad doon, ang effort niyan ay grabe. Super effort ng eroplano, ng high speed para umakyat ang eroplano. Ang eroplano hindi aakyat hanggat walang speed na effort, no? So, very strong effort, no? Kailangan dyan, nakatuto ka, nakafocus ka. So, to make the transition to growth, dito, nandito ka, medyo gusto mong umabante ng konti. Medyo, siguro mas maganda ang buhay na medyo level up ng konti. Then, you gotta ask big question. No? Big question now. Tanungin mo ang sarili mo. May tatanungin ka, nasaan ka na ba? Ano bang gagawin mo, no? Then do it now. Gawin mo na ngayon. Then face the fear factor. Mahirap siya pero
salubungin mo. Kasi pag ang fear factor, naku, nakakatakot kasi. For example, halimbawa, may i-offer ka sa iyong friend, no? Kaya lang nahihiya ka, baka sabihin ng friend mo, wala ka ng pera, kaya nag-o-offer ka niyan, or baka sabihin ng kaibigan mo sa iyo, no, ayoko niyan, ayaw mo naman na ano, i-down ka ng friend mo. So, something na minsan baka hindi mo kaya, ang dami mong iniisip na mga negative thoughts, no? So, pag hindi mo yan ginawa, hindi ka makakarating, hindi ka makakapag-change, hindi ka makakapag-transition. So ako dati, nung nag-transition ako from OFW, nagtatrabaho ako sa bar, no? So napagod na ako sa pagtatrabaho, sa pakikinig ng mga stress ng mga customer, no? Napagod na rin ako, sabi ko, uwi na ako, gusto ko ako naman na ang boss. Ayoko naman na lagi na lang puro stress ang pinapakinggan ko. So sabi ko, transition. Pero ang transition ko, wala akong sweldo. Samantalang dati, malaki ang kinikita ko. Noon, I almost make average ko, nasa 250K, no? A month. So yan ang kinikita ko. Iniwanan ko siya. So kailangan ko mag-face ng fear factor. Ibig sabihin, kailangan kong gawin. Naku, pag uwi ko ng Philippines, wala na akong income. Paano kaya, mabubuhay kaya kami? Paano kaya pag ganito, no? Talagang inano ko siya, nag-take action ako, umuwi ako, get out of my comfort zone, no? Umuwi ako. Nalaman ko, okay lang naman pala, hindi naman pala nakakatakot. So, parang yung kwento ni Les Brown, no? Nung anak ni Les Brown, no? Hindi siya marunong lumangoy. Nung nahulog siya sa tubig, nagpanik siya. Hindi niya alam na ang tubig pala, ang babaw lang naman. Hindi naman pala ganon, kahirap, no? So, change from accidental growth na tinatawag. So change from now to the next level. Gusto mo ng growth, gusto mo magkaroon ng success, no? So ano ba yung strategy mo, no? So ini-insist mo ba na start tomorrow, no? Tomorrow ka mag-i-start or ngayon na? So alin diyan? Mag-aantay ka pa ba? O take responsibility mo na ngayon na, no? Mag-start na mag-grow. Or gusto mo bang matuto? I-try mo muna na magkamali bago ka matututo, or matuto ka na before ka pa magkamali. Mas maganda, 'di ba? Matuto muna, magtanong, mag-aral, no? Then sunod, mag-antay ng luck. Darating din 'yan, magdadasal, darating din ang lucky sa buhay, no? Or relies on hard work. Kasi work hard and everything will be easy later, no? Then, ikaw ba yung taong magkukwit ka na pag hindi maganda, tigil ka agad? Or ikaw yung magtsatsagain muna, pag-aralan, magtsatsaga ng matagal na panahon para magdere-derecho, no? Working hard. Then, ikaw ba yung taong na hihilig sa mga habit, no? Yung habit na manood na lang ako ng TV kasi nalulungkot ako ngayon. Manunood ako ng mga drama para maging masaya ang buhay ko. Or ikaw ba yung hindi, wag ka manood ng TV. Work hard ka. Anong gusto mo? Gusto mong maging healthy, mag-exercise ka. Gusto mong maging wealthy, mag-work ka, mag-aral ka. O alin ka ba dyan, no? Or ikaw ba yung talks big? Ganito ang mangyayari, kikita na agad. O ikaw ba yung taong yan? Or ikaw yung follow through? No? Just following the process. Sinusundan mo yung process kasi alam mo, someday, darating ka rin doon. Mag-graduate ka rin. Diba? Ikaw ba yung gusto mong instant millionaire ka na ngayon? Or aaralin mo, mag-take ka ng classes, parang mag-graduate ka bago ka makatapos, no? So, or ikaw ba yung victim? Lagi na lang, kasi ganito yung asawa ko, kasi yung anak ko, kasi yung kaibigan ko, kasi yung members ko, kasi yung boss ko, kasi yung marami nang sinisi, ba't hindi sinisisi yung sarili? So, ikaw ba yan, no? So, think like a victim palagi or think like a learner. Lahat tayo nagkakamali. Pag nagkamali, ang iba hindi na tumatayo, no? Natumba, hindi na tumatayo. Nanisi na, si ganito kasi tinulak ako. Or ikaw ba yung pag natumba, tayo agad. So, alin dyan? Then, ikaw ba yung relies on your talent? Kung ano yung talent mo, dyan ka na lang, no? Or ikaw yung relies on your character, no? Kasi character is the most important din, no? Na pag ang character mo maayos, no? Kung hindi to pwede, move to the next, no? Really willing to
change, willing to adapt, no? Ay, kasi sa amin sa Philippines ganito kasi. Eh nandito ka sa Japan, dapat you adapt in Japanese style, no? Kasi kung hindi ka makakapag-adapt, hindi ka makaka-move forward, no? Adapt with the situation. So, or ikaw ba yung gusto mo safe muna o dapat may sweldo muna bago ako mag-work, or work muna bago ang sweldo, no? Work muna bago ang income, or magkano bang i-incomein ko diyan? So ito yung karamihan sa ating mga Pilipino, magkano bang kikitain ko diyan? Hindi ka pa nga nag-work, hindi mo pa nga alam kung kaya mo yung work, nagtatanong ka na ng kita mo. So ang mga successful people, nag-work muna bago ang kita, no? So yung mga hindi nagsasuccess, pansin niyo. Ang tanong niyan, magkano bang kikitain ko diyan? May kinita ka na ba diyan? No? So hindi mo pa nga alam kung kaya mo yung trabaho o hindi. Tinatanong mo na yung kikitain mo. So then, karamihan din nag-aaral. After na mag-aral, nag-stop na, no? Nag-graduate na, nag-stop na sa pag-aaral kasi graduate na siya eh. But ang success hindi ganoon. Ang success, mapapansin nyo, kahit mga doktor, kahit mga engineer, kahit mga lawyer, yung mga tao na continuous na nag-i-study, yun yung nagsasuccess. Yun yung nakagraduate nga, pero hanggang dyan ka lang. But if you continue learning, you will go to the next level. So yun, keep learning. Ako high school lang natapos ko. That's why I like to learn. Sabi ko, yung mga hindi ko nagawa noon, so ngayon na nagawa ko na yung aking basic needs, no? Tapos ko na napag-aral ang kapatid, mga kapatid ko, natapos ko na rin na makapag-build ng bahay namin, natapos ko na rin magkaroon ng mga konting resources ng aking income na every month pumapasok sa akin kahit nandito lang ako sa bahay. Then sabi ko, I still continue to learn. So ayan, nandito ako, nag-aaral ako, nagpa-certify din ako sa John Maxwell na para ma-share ko rin sa ibang tao na makatulong din ako kung paano mag-grow, no? So ayan, ang tanong natin sa sarili natin, gusto ba talaga nating mag-grow, no? Ano ba talaga ang gusto natin sa buhay natin? So, asking this question sa sarili natin, gusto ko ba mag-grow? Kontento na ba ako sa buhay ko? Kontento ba ako sa relationship ko? Kontento ba ako sa aking health? Kontento ba ako sa aking skin? Sa aking kinalalagyan? Sa aking lifestyle? No? So, marami tayong tanong sa buhay natin. Ano yung sagot natin? Kontento ba talaga tayo? Kung hindi tayo kontento, we have to find a step or someone to guide us, no? Ako din naghanap. So, nakita kong mag-guide sa akin ay si John Maxwell. So, ang team ng John Maxwell, yan ang nakita kong very good na magtuturo sa akin ng aking step-by-step na hindi ko natutunan noon. For so many years, nag-work ako dito sa Japan for 20 years in the bar. Nag-business na rin ako. I met so many businessmen and you know, successful people. Pero nakita ko something is different na they have in common. So they are willing to learn and relearn. At nakita ko rin kanilang persistency, nakita ko yung kanilang attitude, at nakita ko yung kanilang following the process, at nakita ko yung kanilang mga group of friends. They are surrounded with the right people. So surrounded with the right-minded people, like-minded people. So napansin ko yung mga customers noon na successful, na the best customer, they can spend a lot of money. Yun yung mga tao na nakita ko na sila din lang ang magkakaibigan. So lahat ng magkakaibigan, sila yung mga successful, no? So I see that same feathers flock together, no? Yung mga successful sama-sama, yung hindi successful sama-sama yung chichismisan. So saan ba dyan? Yung mga nakikita nyong body conscious, lahat sila, ang gaganda ng katawan nila, no? So yung mga hindi body conscious, yon pare-parehas din sila. So dito natin makikita how people are, no? We want to grow, we do something that will grow ourselves, no? And always, maraming nagtuturo. Sabi nga sa Bible, if you are looking, you will find. Alright, so thank you so much. At sana dito, this 2022, lahat tayo ay maging intentional sa ating gusto sa buhay. Kasi pag hindi tayo intentional, isang hangin lang, boom, nabagsak na tayo. But if we are intentional, sa umpisa pa lang, kahit may malakas na hangin na darating, may bagyo man na daraan, tayo ay nakatayo pa rin dahil ang tatag natin. We are so ready for success.
Okay, so thank you so much, and I will see you on my next session. Ang isang next session natin ay ang awareness. So I'm gonna share with you about awareness on my next video. Thank you, and I'll see you again. Mary Grace Stein here, and have a good day.